Hi guys! It's me, Diane, and welcome back to my channel. For today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano ako nagtotok ng breast milk. Hello, mommies! Kasi ang dami kong nare-receive na requests and questions and tinatanong nila kung paano ako nagtoto ng breast milk ko. So, para sa inyo to, mga mommies or daddies na nagpifeed ng breast milk para sa kanilang mga babies. Just a disclaimer, guys, hindi po ako expert sa breastfeeding or sa handling and storing ng breast milk. Meron lang po akong konting background when it comes to this topic kasi po ako po ay isang nurse. And of course, meron po akong mga reference dahil nagbabasa po ako ng mga articles and books. And most importantly, yung mga tips po na nakuha ko din sa other mommies na nakakausap ko. So bago ko ipakita sa inyo kung paano po ako nagtuto ng breast milk, gusto ko muna sabihin sa inyo yung ilang mga guidelines and do's and don'ts sa pagtoto ng breast milk. Number one is we follow the first in, first out. Para din siyang sa food, so always keep in mind and take note the date, the time, and the expiry date ng ating mga breast milk. So kung alin yung una nating na-express, yun din yung una nating i-feed kay baby. Meron din tayong mga guidelines na pina-follow kung gano'ng nagtatagal yung breast milk, depende po sa storage natin. Kung nasa body ng ref, nasa freezer, or nasa chest freezer. Mag-insert ako here ng picture kung gano'ng nagtatagal yung breast milk, depende sa storage. Yan, lalagay ko siya dito. And number two is, do not use microwave or boiling water para mag-thaw ng breast milk. Never na never natin gagawin na gumamit ng microwave sa pag-thaw or pag-defrost ng breast milk. Pati yung boiling water kasi mawawala yung mga nutrients niya at saka yung consistency ng milk mag-iiba rin. Number three, hindi po tayo nagre-refreeze ng thawed na breast milk. Ibig sabihin, pag nakuha na natin sa freezer and nailabas na natin siya, naging liquid form na siya, wag na natin siyang ibabalik ulit sa freezer. Kasi in that way or in that manner, mas madali siya mag-harbor ng microorganism. So, merong chance na panis na pala siya and then na-freeze na naman natin. So, yun yung iniiwasan natin makapag-feed tayo kay baby ng panis na breast milk. Number four, is hindi po tayo nagmi-mix ng na-thaw na natin na breast milk at yung freshly pumped na breast milk. Unang-una, magkaiba sila ng temperature. Kung napanood niyo yung previous video ko, yung aking pumping routine video, ilalagay ko yung link sa description box or sa info card dito sa taas kung hindi niyo pa napanood. Pero kung napanood niyo na siya, sinabi ko doon na hindi tayo nagmi-mix na magkaibang temperature na breast milk. Ang pwede lang natin paghaluin na breast milk kasi magkaparehas ang temperature. And number five, yung na-thaw natin na breast milk or na-warm na natin na breast milk, kailangan na natin siyang i-feed immediately. Kasi yung mga na-thaw na natin na breast milk, di ba hindi na natin siya pwede ibalik sa freezer. Yung longevity niya, usually pag nasa room temperature, is 1 to 2 hours lang. So, kailangan ma-feed na natin siya immediately. Or else, mapapanis na siya. Okay, so now, ipapakita ko na sa inyo kung paano ako nagtuto ng breast milk. So, what I do is, sa gabi, kinukuha ko na yung breast milk or yung frozen breast milk and inilalagay ko na siya sa body ng ref. For example, 6 ounce yung gagamitin namin na breast milk for tomorrow. So, from freezer, ibababa ko na siya sa body ng ref. So, yung magdamag, unti-unti na natuto yung breast milk dun sa body ng ref. And kinabukasan, sa morning, pag tiningnan ko siya, thawed na siya and nasa liquid form na yung breast milk. And kapag time na para i-feed ko na si baby, kumukuha lang ako ng bowl and ilalagay ko dun yung bottle na gagamitin ni baby. Tapos, magpo-pour lang ako kung ilang ounce yung iinumin niyang breast milk. Syempre, kailangan nating takloban yung bottle. Maglalagay lang ako ng tap water dun sa bowl and dadagdagan ko siya ng warm water. Just remember, mommies, hindi pwedeng hot water yung gagamitin natin. Iiwanan ko lang siya dyan for a few minutes and kapag warm na yung breast milk, pwede ko na siyang ibigay kay baby. And yun na, di ba? Ang dali lang, mga mommies. Pero baka may magtatanong sa inyo, paano kung a night before, nakalimutan mo magbaba ng frozen breast milk from freezer to the body ng ref? Or, milk is life din ang baby nyo, and nagkulang yung ibinaba nyong breast milk? Ganito naman yung ginagawa ko doon. So, kukuha ulit ako ng frozen breast milk from the freezer, and ilalagay ko siya under running water.
pwede mo siyang patuluan ng water sa faucet. Mas maganda kung warm yung running water mo kasi mas mabilis siyang matutok. Pero kung hindi naman warm water yung faucet nyo, pwede naman yung regular na temperature lang ng faucet. So yan, patutuluan ko lang siya sa faucet and after a couple of minutes, nasa liquid form na siya. And thawed na yung ating breast milk. After that, kukuha na ulit ako ng bowl and ilalagay ko yung bottle. Ipo-pour ko yung na-thaw natin na breast milk. Mag-a-add ako ng konting tap water and i-mix ko with warm water. Hahayaan ko lang din siyang nakababa doon for a couple of minutes. And kapag warm na yung breast milk, pwede na natin siyang i-feed ulit kay baby. And yun, super dali lang mga mommies, diba? And that's it para sa video natin ngayon. If you find this video helpful, make sure to like and share para makatulong pa tayo sa ibang mga mommies out there. At kung meron pa kayong mga questions or other video suggestions regarding this topic, make sure na i-comment nyo below para masagot ko yung mga questions nyo or magawa natin ng video. Thank you guys for watching and see you on my next videos. Bye!